Pakain muna tayong hand feed. Okay? Ito. Sakto formula ang gamit ko. Ayan, busog agad siya. Maglagay na tayo ng munggay. Naubos na yung isa dun eh. Gusto mo to? Oh. Ubusin nyo na lang. Huwag na muna kayo magbalat. Tatak. Okay, gano'n yan. Sirain nyo na lang. Yung dito sa ilalim, hindi masyadong areko. Hindi masyadong active yun nandito dito eh. Yung pechay nila, hindi na nila masyadong ginalaw. Yung pechay, bigay ko sa kanila ay Monday, Wednesday, and Friday. Okay, dumating yung deliver natin na yung si Kuya. Umakyat na. Ayun. Bali, nakuha ko na yung order ko. Ito na yung order ko. Mabuti, sakto. Break ang ano. Ayan. Ito na yung in-order natin na laruan ng mga African lovebirds. So, check na natin. Ayan. Ganyan na lang. Ito yung una. Saan natin? Ito yung ratan. Ratan dolls for... Oo, ha? So, mga laruan na nila. Kapag gagamit kayo ng rataan, ito ay medyo mabilis dumihan, madumihan. Kailangan linisin to kapag papalaro nyo. Tapos ito, itong isa naman. Yan, isa lang pala to. In order ko, yung nasa picture, tatlo. Tapos isa lang pala. Ay, nako. Medyo nalugi tayo doon. Magkano to? Ah, basta isa. Hindi ko manap yung presyo. So, yan. Laruan. No? Tignan natin. Sinamaha ang bigyan natin una. Tignan natin kung anong gagawin nila dito. Ito lagyan natin dito. Wow! Okay, magbaliw dyan. Nagkakagulo sila dahil tumunog lang yung ano. Yan na. Dami. Bigyan natin sila. Yan. Bigyan natin sila ng dalawa. Dalawang violet sa kanila. Violet at something. Basta. Tapos, tiga dalawa na lang. Dalawa rin dito. Naglaro kayo dyan. 2, 4, 6. Oh, sakto lang pala eh. Dito hindi na natin pwedeng lagyan dyan. Masyado silang marami. Up. Dito. Kayo din, maglalaro kayo. Siguro ngayon, hindi muna nila papansinin yan. Lalo na to, kasi tumutunog to. Nabaliw agad silang apat. Yan, hindi pa nila papansinin yan sa ngayong araw. Siguro, hayaan muna natin yan dyan. Tapos, kapag nilalaro na nila, bibidyohan namin, para makita nyo kung ano yung ginagawa nila sa mga laruan na binili namin. Ha? Papansinin naman nila yan. Hindi naman sila dead kid, hindi naman sila dead bird na hindi marunong makisama.
Tapos, dito pala sa flights natin, ito, medyo nakakaramdam na ako dito. Parang, konti na lang, pwede na siya mag-breed. Kasi ang ingay-ingay niya dito, feeling ko parang may sign na siya didipa. So, hintayin pa natin. Tapos ito, wala na tayong successor pellets. Pero wala na tayong yung bago. Walang bago. Kasi ito, yung mga na-dispose na. Yung galing sa kanila. Tapos, tinatabi para magamit ulit. Pero bibili ako ng panibago. Pero pwede naman ito gamitin ulit. Mas makakatipid. Kasi hindi naman nila masyadong ginalaw yung iba. So, kapag bumili kayo ng successor pellets sa mga poultry shops, sa mga pet shops, pwede nyo ganun na itatabi nyo yung mga hindi nila na galaw. Medyo bata pa kasi ito eh. Ito kasi ito. Bata pa tong dalawa eh. Babae yun. Kaya hindi pa masyadong nag-i-interact yung magjojowa. Hindi pa alam kung sino magpa-partner. Wala na ulit balita dito sa dalawa. Wala na kaming nakitang mating sa kanilang dalawa. Ito yung laruan. Laruin nyo. Namaya. Tapos ito, nilagyan ko na ng harang. Yan o. Para hindi sila nag-i-stay dito. Tuwing gabi dito kasi sila nag-i-stay. Ayan, may mga ipot. May mga ipot kasi. Yan o. Kaya nilagyan ko ng harang yan. Para hindi sila mag-stay dito. Tapos iputan ng iputan. Kasi kapag dumami yung ipot dyan, lalambot yung kahoy. Tapos papangit na, hindi na natin siya mabibenta na second hand. Lalo na dun oh, sobrang daming ipot eh. Yun oh. Linisin ko na lang yan sa susunod. Kasi ito yung hand feeding. Alam ko na kung bakit kayo na stress, nag-overthink, kung bakit sila kung bakit sila matamlay. Pero mukhang okay lang naman yung ganun kasi lumalaki na sila. Kaya medyo nag-a-adjust din yung ugali nila. Kapag matamlay yung ibon nyo, ayaw kumain. Pwede nyo naman i-force feed eh. Wala naman problema sa force feed. Basta, huwag nyo silang lulunurin. Yung tipong mapakain lang. Tapos, pinipilit mo yung pagkain nila para malunok o ganun. Baka, kung anong mangyari sa kanila. Kailangan mo lang sila mag-digest ng mga kaya nilang kainin muna. Kahit pa konti-konti, tiis-tiis na lang sa inyo na may mga alagang matamlay na parang walang ganang kumain. Yan, yung dungis nyo. Okay, ang magiging kulay nito yung tulad ng ama niya. Asan na? Ayun o. Ganyan magiging kulay niya. Hindi siya nagkulay green, sayang. Yung tatay mabait, pero kapag simahan nakakakita, parang gustong tukain yung ulo. Gustong putulin yung ulo. Masungit si Maha sa inakay niya ngayon. Parang hindi niya nakilala. So, ayun lang guys ang topic natin ngayon. Next na sa susunod natin video, yung ginagawa nila, yung trabaho nila na pugad maker. Yan. Eto, may laman na to, panigurado. Kasi dalawang tangkay na yun na galaw nila. So, maraming episode tayo dito. Marami tayong mabibidyohan dito kung ilang nest box ang kaya nilang buuin. Okay? Kung ilang nest box ang kaya nilang punuin ng sanga ng manunggay. So, ayun lang. Salamat sa panonood at sa pagsusuporta. Kung bago pa lang kayo sa aming channel,
bigyan nyo lang kami ng thumbs up at mag-subscribe na rin kayo. Tapos, pindutin na rin ng notification bell para laging kayo updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta at mag-ingat po ang lahat. And we'll see you on the next video. Hello guys, sure you'll natin makainit sa